Bakit? Kung wala kang kwarta dyan, maka-i-promote ka nila. Kaya ngayon hindi kilala, hindi nila pinapansin kasi hindi man yun magdadala ng ratings. Ratings equals pera. Social media roast cowardly Bongbong Marcos who skips presidential interviews as Marcos hashtag Marcos Duwag tops Twitter trends. Hyperbole masyado yung kwento ninyo. Imagine, nilitson yung term sa Tagalog. Nilitson daw ng social media netizens. What? Anong social media netizens na sinasabi ninyo? Mga dilawang netizens. Pinklawan na netizens. At anong sinasabi ninyong cowardly duwag? Inima po duwag si Bongbong Marcos, mga Marcoses. Matatapang sila. Sundalo. Yung tatay, sundalo. Si Bongbong Marcos, sundalo rin. Paano maduwag? Di ba? Kung duwag si Bongbong Marcos, yung mga Marcoses, hindi na sana tumakbo pagka Pangulo ngayon, bumalik sa politika yung mga Marcoses. Bakit? Araw-araw ninyong nililitson. Di ba? Araw-araw ninyong dinodorog yung kanilang pangalan. Kung naduwag, di na tumakbo. Tumakbo o di matapang. Nadaya siya 2016. Hindi nakaupo. Tumakbo para Pangulo. Ngayon, landslide lagi sa survey. Paano nasabi ninyong duwa? paano ninyo nasabi na damit pa nga niya, pink? Diba? Sabi rito sa balita, the internet took swings at former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr., son of convicted Marshal Strongman Ferdinand Marcos. Laging ganon. Convicted. Marshal Strongman Ferdinand Marcos. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Bakit pa magpapa-interview kay Jessica? Nang tanong niya, umiikot lang sa Marcelo, diktador. Dito. Tapos ano pa? Magnanakaw. Tapos Marcos not a hero. Narinig na namin yan. Si Ping Lacson, yung interview sa kanya, ayaw nabanggit na, sabi na Marcelo. Wise lang si Bongbong Marcos. hindi nagpahuli doon sa kwan ninyo, sa trap ninyo. Ano kayo? Sinisurte? Who was officially a no-show at multi-awarded journalist Jessica Soho's presidential interview special which airs tonight on GMA News. Di man kailangan na si Jessica. Si Boyabondo. May interview, the 2022 presidential one-on-one interviews with Boy Abonda. So may tiwala si Bongbong Marcos kay Boy Abonda kaysa kay Jessica Soho na bias. Napaka-bias noon. O di ba? May una na siyang interview. Paano hindi magdesisyon yung kampo ng ni Bongbong Marcos na di ba? Kasi hindi kayo pinagbigyan, galit kayo ngayon. Di ba mga dilawan kayo, hindi man makakakuha ng boto sa inyo dyan sa GMA. Hindi man kayo boboto, ano pakinabang ng kampo ni Bongbong Marcos sa inyo? Kayo lang yung may pakinabang kasi yung sponsorship.
Wag na. O, December 25, Bongbong Marcos, 6 o'clock. Bukas, yung mga, ano, hanggang 28 ito, bukas si Big Lacson. Sunod si Bongbong Marcos, the rest. Bala na kayo kung gusto ninyong, hanggang 28 daw ito, kung gusto ninyong manood. Di ba? Pustahan tayo. Yung pinakang malaking, maraming views will register on December 25. The rest, wala nang manonood nun. Kung ano yung ratings doon, na milya-milya yung yung lamang ni Bongbong Marcos. Pati dito po sa manonood, ganun din. Sigurado. Sino makikinig sa inyo? Diba? Ang laman ng inyong mga sinasabi, lahat propaganda, black propaganda at kasinungalingan. The hashtag Marcos Duwag, top Twitter trends as election drama unfold towards the end of the week, sabi po dito sa kwento nila. After Marcos confirmed he was skipping Soho's interviews, the only presidential bet in the upcoming polls to do so. Ano? Hindi nga niya, nila inip sampo po ang kandidato, paano hindi bias? Di ba? Sampo yung kandidato, lima lang yung in-interview, kasi yung lima kilala. Yung mga hindi kilala, ayaw man ninyang patulan, ayaw ninyang i-interview. Oh, you see? Dapat in-interview lahat kung talagang hindi sila bias. Yun ang may pangangailangan na makilala at malaman kung ano yung mga plano para sa ating bansa. Si Bongbong Marcos, alam na ng mga tao, ba't kailangan pa ninyong interviewin? Aver daw. Aver nga. Di ba? Gustong-gusto ninyong ma-interview si Bongbong Marcos dahil si Bongbong Marcos magdadala ng mataas na rating sa inyo. Kasi ang dami niyang fans. Rockstar eh. Kaya galit kayo ngayon. Di ba? The only presidential bet down in the upcoming May polls to do so is screen caps of an alleged troll farm manager surfaced online who tweeted alleged instruction to defend Marcos Jr. absence at the interviews before deleting said tweet, further fueling the flames of Twitter dissent. Kayo lang naman, oh, yung mga dilawan yung kung mag-react. Oh, yeah, yeah. Pangit ako vlog. Ay, pangit. Pinoy ako vlog pala. Guard, na-tweet niya ang instruction sa troll farm. Kayo yung may troll farm, eh. This was followed by news reports that Twitter had suspended over 300 pro-Marcos accounts citing violation of its policies against platform manipulation and spam. It also came days after news website Rappler released a report on Twitter handles promoting Marcos Jr. Oh, tingnan ninyo ang pagkabayas ninyo. Yung troll farm ninyo na mga dilawan, okay lang sa Twitter kasi yun ang pugad ninyo. Pag Marcos yung pinopromote, gusto ninyong tanggalin. Ganon kayo kabayas. Kahit inyo na yung Twitter, inyo na. Hindi pa rin kayo mananalo. Ilan-ilang lang naman kayo. After 2 days of silence, Marcos came today released an official statement explaining his decision to skip the interview by Soho, one of the country's most respected broadcasters. Saksa inyo.
yung mga uri ninyo, siyempre, ipipraise ninyo. Pero sa amin, wala man. Kayo-kayo lang naman na nagbubulahan. Si Maria, Nobel sa pagiging sinungaling, funded ng kabalo. Hindi ba namin kilala kung sino-sino kayo, sino nasasandigan ninyo? Mabubula ninyo yung mga walang alam. Pero kami, hindi ninyo kami mabubula. incited the journalist supposed bias. Bias naman talaga yun. Sabi ko nga, yung mainstream media po, all of them, walang exception. Lahat sila bias. Wala man dyan hindi bias. Yung naririnig ninyong mga propaganda, propaganda lang yon. In truth, hindi man siya totoo. Karamihan dyan, plastic. Yung mga tulong-tulong nila, ay, lahat dyan propaganda para gumanda yung imahe nila. Ano yung pinakang objective? Negosyo. Negosyo lang. Nabi ko sa'yo. Bakit? Kung wala kang kwarta dyan, maka-i-promote ka nila. Kaya ngayon hindi kilala, hindi nila pinapansin kasi hindi man yun magdadala ng ratings. Ratings equals pera. The mainstream media, mga kababayan, private business po sila. They create content for money. All of their content, ang intention yan, kwarta, kwarta, kwarta. Bakit ka pa man kikreate ng content kung hindi mag-generate ng revenues? Bakit alam na alam ko siya, I am from the mainstream. I am a production manager dati and a station manager. Nasa creative department ako. Ako mismo yung gumawa ng creative department para mag-isip ng mga content that will sell. Naintindihan ninyo? No, I challenge anyone from the mainstream media at sabihin hindi totoo yung sinasabi ko. I challenge you. Kahit si Jessica. Anyone, kahit si Ted Filon or si Kabayag Noli. Diba? Lahat ng content po sa media for sale. Binibinta nila. Yeah. Mga politiko na wala mang kwarta. Bigyan nila ng pagkakataon ng kapagsalita. Kahit dito sa amin, hindi namin yan pinapansin. Bakit? Sayang yung airtime. Di ba? Magkano yung ano? Yung airtime sa television lalo. Nung matagal na, ang alam ko niyan dyan sa Manila, 800,000 per spot of a 30-second commercial, political commercial. Pag tumagal na, ay pag tumagal na, pag mga interviews na gano'n, million-million yon, i-multiply ninyo. Kung ilang spots yung ano, ilang spots yung dumadaan. Kaya nga, million-million ang ginagastos po sa political ads. O ngayon, sabi ko nga, kung hindi bayas si Jessica, bakit hindi niya in-interview? Hindi sinama sa invitation si Montemayor. You see? Hindi nila inimbita, sabi ni Joey Montemayor. Kasi yon anti-talks. Anti-mandatory. So, ang sasabihin yon will be, you know, detrimental doon sa kanilang, ano, policy.
it will go against their policy and their interest. Why? Yung advertisers nila yung tatamaan. You see? Pagkatapos, sasabihin nila, so service yung totoo. Huwag kami. Kung ako siguro hindi dating taga mainstream media, baka maniwala ko. Di ba? Sa mga kwento ninyo. I am an insider. Sabi ko nga sa inyo. Alam ko, at hindi lang ako ordinaryong, I handle positions in the mainstream media. E alam ko, the reason why Bongbong Marcos decided not to join the Jessica Soho show is founded on our belief that the host is biased against the Marcoses. Oh, yun ang. Yun ang rason. Buting at prangka. Oh, ngayon, nakita ng kampo ni Bongbong Marcos, hindi baya si Boy Abunda kahit dilawan yung company niya, ABS-CBN. Ito. Pa-interview siya. Basahin ko sa inyo ito. Boy Abunda, Manila Bulletin, goes on one-on-one with Philippine presidential balls in special interview series. The 2022 presidential one-on-one interviews with Boy Abunda first streams on the Boy Abunda talk show, our talk channel, YouTube. May YouTube din siya. From January 24 to 28 at 6 p.m. and airs at 11 p.m. on Kapamilya channel. More interview specials will be seen on January 30 and February 6, Sunday, 11 p.m. on Kapamilya channel. Una si Ping Lacson, January 24. Sunod si Bongbong Marcos, January 25. Sunod si Lomi, January 26. Para tingnan ninyo. Ako, minimension ko rito lahat. Isko Moreno, January 27. Manny Pacquiao, January 28. Tapos na. Wala man si Montemayor, wala din si Yogisa, si Di Guzman. In the rest of the sampo nga po yung kandidato, bakit gusto nila yung lima lang? Is that fair? Kaya sabi ko sa inyo, kahit si Kuya Bunda, all of us nga eh, wala mang taga-media na walang biases. Ako, bias ba ako? Oo, bias ako sa katotohanan. Di ba? May kanya-kanya tayo based on our belief in the facts, mga kababayan, presented on us. It comes our inclination to, di ba? To the issue. Kailangan man sabihin, hindi ko ako bias. Ayan ang sasabihin sa akin ng mga supporters ni Lomi. Kaya may kanya-kanya tayong preference, kanya-kanya tayong belief. Depende kung alin yung totoo. Kaya magsasabi ka, wala kang biases, personal biases. Sinungaling ka. Maganon. Ako, hindi ako magsisinungaling na. Sasabihin kong wala akong personal biases. Wala man tao po na walang personal biases. Of course, you have to protect your interest. Sinong tao nga hindi ipoprotect yung interest mo? Lalagay ka sa alanganin, okay ka pa? Ikaw ba yung baho mo, ililik mo sa iba? Di ba hindi? Lahat ng tao may baho. Di ba? All have sin nga eh. All have sin. As in all. Kaya nga kailangan natin ng pagsisisi. Yan ang pagkakaiba ng mga totoong Kristiyano, nagsisisi sa mga pagkakamali. Kahit ako, halimbawa, lagi bang tama yung sinasabi ko? Sabi ng mga ano, ng mga nanonood dito, most of your kwanan yan, laging tama yan sinasabi mo. Sa kanila yun na tao ako, tao tayo,
kahit tayo Kristiyano, may mga pagkakataon, importante doon, you recognize it. Once you realize it, you change. Yung pagsisisi, you correct it. Yun ang importante doon. Kaya mga nagsasabing sa media, kayo siguro, maniwala kayo sa sarili ninyo na kasinungalingan. Pero kami, hindi. Di ba? So, yun po, mga kababayan, yung Twitter, fair ba sila? Hindi. Bias ba sila? Oo. O, yun, napakalinaw. Pag Marcos, report ng interaction, Twitter suspends hundreds of accounts promoting Marcos. O bakit Marcos lang? Wala bang hundreds of accounts yung troll farm? Yung ibang kandidato tulad ni Lomi? Ang dami. Walang mga mukha. You see? Bakit pagdating ng kay Bongbong Marcos, nagkagalahiti kayo kagad, nagiinit kayo, at saka gusto niyong tanggalin? Diba? Wala bang karapatan yung tao na i-promote din yung kanyang agenda while others has that right or privilege niyo? Sabihin niyo, fair kayo? Huwag kami. Ayan po, mga kababayan, gusto lang nating ipaabot sa ngayon kasi lalong nagiinit itong mga balitag ito. Kasi nga po, ang reason yan, sabi nga natin, hindi natuloy yung kanilang masamang hangarin na ipahiya si Bongbong Marcos. Kaya man lang yung plano, yung paulit-ulit ninyong mga rehash na mga issue. Tapos tawagin ninyong Duwag. Marcos, Duwag, pakinami. Alam namin hindi naman Duwag si Bongbong Marcos. Sundalo yon. Tatay niya, sundalo. At sabi ko nga, kung Duwag si Bongbong Marcos, araw-araw niya yung dinodurog, hindi na yung tatakbo sa politika. Kasi may na yung loob. Yeah, tulad ng sinabi ng Pangulo na weak leader. Di ba, backfire sa kanya? Si Bongbong Marcos ang pinakang malakas na leader. Why? Tingnan niyo yung support. Yun ang ebidensya ng strong leader. Pangalawa, kung weak leader si Bongbong Marcos, bakit sumama si Inday? Hindi sana sumama si Inday. At sana, hindi sila nawala ng kandidato ngayon, yung PDP laban. Napilitan na i-adapt na lang si Inday. Tapos, tinitingnan daw nila yung kung pwedeng i-endorse din si Marcos, depende daw. Hindi man kailangan i-endorsement ninyo. It will not affect the standing of Bongbong Marcos. Di ba?